review, yes, doon sa photo review, photo comments doon sa mga napuntahan na naming places. What's up guys? Welcome back to Jen Ray Vlog. So ayun na nga. So today, ang gagawin namin yung mga Facebook memories namin na nag-a-appear sa timeline, gagawa namin ng photo comments doon sa mga napuntahan na naming places. Yes. So, yun, siguro kasi a part of it, nag-aano na rin tayo kasi nagsisik na rin talaga kami ng travel kasi syempre, diba, lahat naman tayo dahil quarantine. Mm-mm. So, na-miss wala. Na talaga natin oo, yun. Oo, talaga. Marami tayong time, pero wala na tayong choice na mag-travel talaga kasi for safety precautions. Yes, oo. Tsaka kailangan natin sumunod sa government, guys. Yes. So ayun guys, first picture namin is Hulugan Falls sa Laguna, guys. Mm-mm. So kaya niyo naman 'to puntahan ng whole day lang kasi yes, kami nagawa namin siya ng whole day lang. 'Yun, naisipan lang namin siya. So the day after that we've searched for that place, pinuntahan namin. So, okay naman yung place. Maganda siya kasi hindi siya crowded. Pagdating nyo doon, merong mga tourist guide. Dating namin doon, nag-trekking kami. Tapos, medyo slippery lang talaga yung medyo muddy kasi yung papunta roon. Mm-mm. So, be extra careful. Tapos, syempre, yung mga clothes nyo, mm-mm, just be prepared with your clothes. Huwag na kayo masyado magdala ng gamit kasi nakakahingal. Tama. Siya kasi, athlete siya. So, bit-bit ko lang talaga yes, yung bag. Oo. Ako din naman, may bit-bit ako. Wala. Pero si Kuya na kasi yung si nagdala. Si Kuya na, oo. Yun. So, siya naman kasi yung nagsabi. So, ayun, natapos namin siya. After namin mag-picture-picture dun sa place, katabi pa siyang falls na isa pa na nirecommend niya. Which for me is mas maganda. Tama. Diba? Mas mm-hmm, maganda kasi yung falls na yon, yung second one na pinuntahan namin. Ano lang tawag dito? Pero yung sa akin kasi, mm-mm, nagustuhan ko lang yung mataas. Kasi sobrang taas niya talaga. Oo. Tsaka yung view ng niya, maganda. Sinakita mm-hmm mo na, papakita namin sa iyo guys yung picture. Kasi yes, sobrang ganda. Sobrang taas nung falls. Ma-amaze ka, matutuwa ka sa makikita mo. Tsaka, kung hindi pa siya crowded eh. Tama. Yun yung maganda. Kasi, syempre, pag less traveled, mas maganda. Diba? Tsaka mag-enjoy kayo guys. Mm-hmm. Kung mahilig kayong umakyat, mga ganun, yes, ma-enjoy nyo talaga siya. Second picture namin is Ospeña Peak sa Cebu guys. So, ayun nga. Siguro third day na natin to. Oo. Tama. Mm-mm. Third day na namin. So, naisipan namin and ni-request niya din kasi nag-search siya bago kami pumunta ng Cebu. Isa daw sa mga magandang puntahan, yung Ospeña Peak daw, guys. So, yung Ospeña Peak, guys, nasa south kasi siya. Mm-mm. So, from the city, babiyahe ka pa ng mahaba. Oh, like, ilang four hours yun. Pero yung Ospeña Peak, Oslob. Saka Kawayan Falls, mm-mm, yun yung mga magkakasama sa south na napuntahan yes, namin. Simala ba yun? Meron di ba? Simala Church. Church, tama. Medyo malapit na yun eh. Sa city. Oo. So, yun yung mga mapupuntahan nyo sa Cebu. Sa south. And yung first day kasi namin, mm-mm, nag-start agad kami sa city. Nag-ikot kami. Nag-city tour kami. Sa Temple of Leia, tama? Temple of Leia. And then, Sirao, yun. Uh-oh. Wala pa yung Thousand Roses that time. Yes. Kasi ngayon na lang nag late na yun eh. Late Uh-oh. Na nag-ano eh. So, yung next na namin doon isa-isa yung canyoneering. Mm-mm. Don't skip, guys. Kapag tama, nagpunta kayo sa sa Cebu, i-prioritize niyo yung canyoneering at saka yung sa whale shark. Oslo. Yun yung mga napuntahan namin na yun, parang maganda, 'di ba? Tama. Maganda talaga. Mag-enjoy talaga kayo. Oo. That time nung nag-canyoneering kami, umuulan. So may extra adventure kami. Pero yun nga, naka-helmet ka naman. Mm, may safety naman. Oh. Sa Cebu guys, sobrang ganda. Mm-mm. Pag nakapunta kayo, lahat guys, mag-enjoy kayo. Lalo na yun guys, kung mahilig kayo sa chicharon. Sa car-car. Chicharon, lechon. Lechon. Yan. So guys, overall naman sa Cebu guys, sobrang ganda. Pag nagpasyal kayo, lahat dapat puntahan nyo guys. Ihaw, tama? Sa Larshan. Mm-hmm. Yan. So,
Maganda kasi masarap yung food. So, ano siya, mga ihaw, Ihaw. ganyan. Kung mahilig kayo sa mga ihaw, tapos cowboy naman kayo, Tama. yun, pwede kayo magpunta ron para ma-experience niyo yung Tsaka ano. yung rice nila. Oo. Maganda siyang puntahan after ano, city tour. Yes. Dun. So, doon na lang kayo kumain. Yes. Dun. So, guys, thumbs up kami sa Cebu kasi nag-enjoy talaga kami doon. So, ayun guys, third picture namin sa ito yung first international flight namin together sa Thailand, guys. So, first day namin, nag-city tour agad kami. So, yun nga, may cousin siya doon at sinamahan kami mag-ikot-ikot doon sa Thailand, guys. Tap naman. Yung mga stir-fried na mga rice nila. Tapos tama. Yung mga yung fish. Pag nakita niyo yun, guys, mukha lang siyang ano, ordinary. Pero pag kinain mo siya, sobrang sarap. Ihaw lang siya, guys. Ihaw lang na yes. Parang tilapia time, pero malaki sobra eh. Hindi siya tilapia, kamukha lang. Kamukha lang. And yun nga, then the rest. Yung milk tea, guys. Yes, syempre sobra, naman, hindi diba? Natin pwedeng, ano yun eh. Oo, mango sticky rice, pad thai. Ano pa ba? Laksa. Laksa, yan, yes. Masasarap yung mga yan. You should try it. Yung mga shopping haul nila. And mura, tsaka very nice yung quality ng clothes. Yun. Pati yung sapatos, diba dun ka nakabili yes, dun ako ng nakabili Converse. Converse. So, yung hindi, mga hindi Converse. Reseller. Vans yun, Vans. Ah, Vans ba yun? Kasi, ayun na yun, diba? Kasi that time nun yung nag-start yung naglabas yung mga old school na shoes. Mm-hmm. So, hindi ko mahanap dito sa Philippines. So, nag-time na yun, nagpunta kami sa Thailand. Na-timingan ko siya sa isang shop, guys, na mura lang din. Mm-hmm. So, yun nga, binili ko na siya. Yes. Pagdating sa places, wala akong masabi sa Thailand. Yes, sobrang ganda. Kasi sobrang hand caricature talaga yung ginagamit nila. Mm-hmm. Miski yung ano, paggawa nila ng mga mosaic, talagang pinaghihirapan mo siya. Yung mga makikita mong big mosque, ganyan, or yung mga, yun nga, yung mga mosque, diba? Mga Buddha. Pag tinignan mo siya up close, yung mga Buddha, diba? Mm-hmm. Parang pinagtagpi-tagpi siya lang. Na small glasses. Sobrang tapos, sipag nila, no? Yes! Talagang pinagtatrabahuan nila ng maigi yung, tapos sobrang mura ng mga pagkain. Mga everywhere talaga, guys. Masarap yung pagkain. Lalo na sa gabi. Mag-night market kayo, guys. Sobra. Overall, sa Thailand, thumbs up kami. Yes, sobra. Yun. So, babalik kami dyan, of course. Sa shopping. Sa pagkain. Siyempre, at yung sa place places. Talaga. Oh. So, yung fourth picture namin, guys, sa Sagada naman siya. Yun. So, yun niya. Birthday na yung mami niya. So, nag-plan kami na punta namin yung Sagada, guys. Yun nga. Pagdating namin doon, umuulan agad. Tapos sobrang late na noon, 'di ba? Gabi. Late afternoon na. Mga kasi around ang haba ng biyahe pala. 4 na tayo nakarating doon. Una, naisip namin mag-cave agad. Yes. Akala namin yung cave na 'yon, mabilis lang kasi yung papasukan mo lang tapos lalabas yes. ka kaagad. Yun pala yung connecting pala yung dalawa, guys. So yes. sobrang la siguro 1 hour, no? 2 hours. Sobrang hirap pa ng daanan na papasukin, guys. So, delikado din talaga siya. Very risky siya, guys. So, kapag kayo hindi stable yung kalagayan nyo or meron sa inyo elderly, we do not advise na magpunta kayo dun sa place. Maganda siya, maganda guys. Talaga maganda siya. Sa loob. It's yun just nga. That risky lang talaga very yung very risky for you. Sobrang dulas kasi, guys. Tapos, yung dadaanan mo, parang isa, ikaw, yung katawan mo lang mismo yung kakasya. So, hindi malalaking rocks, kailangan mong umupo. Tapos, kailangan mong hubadin yung chinelas mo. Kasi, yes, oo. Para at kumapit that, talaga sa bato. Oo. Lalo na. Pala ng cave na yan, guys, Sumaging Cave. Sumaging. So, connecting yun, guys. Meaning, burial cave po siya. So, yun yung cave na unang pagdating namin ng Sagada, yun yung inuna namin. We did not expect na ganun siya ka-extreme, yes. guys. Pero kung extreme adventurer kayo, then go. So, thumbs up sa thumbs Sagada. Thumbs up Sagada. So, fifth picture namin, guys, sa Vietnam. So, kasama namin yung family niya and then nandun yung mga relatives niya din. So, yun nga, nag-city tour agad kami pagdating namin sa Vietnam. Wala masyado eh. Oo, wala. Wala, kung i-compare ko siya sa Thailand pa rin. Ano ko lang kasi sa Vietnam, guys, sa city nila, sobrang walang pake yung mga tao.
Lalo na pag nasa sidewalk ka, dadaan pa rin yung mga motor. Ang mode of transportation talaga nila is bicycle, bicycle, guys. Oh. So, meron silang sariling bicycle. Babae, naka-heels. Yung time kasi na nagpunta kami was December. So, dami. Traffic. Tapos, malulula ka. Kasi, so, sobrang daming... sa pag-cross ng street, kailangan mo mag-ingat kasi yun nga, wala silang pakialam sa'yo. Tsaka, mas marami kasi yung bicycle kaysa sasakyan nila, guys. Night market, usually naman, pag pumunta ka ng mga ibang lugar, dapat mag-enjoy ka sa mga night market, guys. Kasi maraming mura dun eh, na mga bilihin or magsha-shopping ka, mas mura. Nag-bus kami para makapunta dun sa sand dunes nila, mm-hmm, which is in Wainay. Parang nasa ano ka lang din eh, sa Saudi, no? Parang, tama ba? May ganun din sila. Yung, and Dubai. Dubai. Yung fruits nila, masarap din. Mm-hmm. Yun, yung guava. Then the Vietnamese bread. Ang tawag dun? Banh mi, and yung coffee nila, sobrang sarap. And parang Thailand lang din, guys. Masarap din yung mga noodles. Yes, and then yung fried rice nila, yun lang, halos same thing. Wala siyang masyadong place na mapuntahan compared to Thailand. So, yun, guys. Meron pa kaming hindi napuntahan sa Vietnam, guys. Yun yung Hanoi. Medyo malayo din. Siguro, kung magbabas ka doon, 2 days ba? Tama? Mm-hmm. 2 days. So, ayun guys, hindi pa namin napuntahan. So, siguro... So, yung Hanoi naman na place is like, ano siya, 100 islands or Palawan. Parang pinagkapalawan, mm-hmm, nila sa kanila. Overall, the best din ng Vietnam sa amin. Nag-enjoy din talaga kami. So, yung next picture namin, guys, sa Laguna. Batangas. Ah, Batangas, guys. Sa Mount Makulot. Tama, Mount Makulot to. So, ayun nga, yung friend niya nag-invite sa amin na mag-akyat ng bundok. Tagal din naman namin planong umakyat. Pero, natuloy lang dahil dun sa kaibigan niya, guys, na in-invite siya. So, yun nga. Hardcore na kasi yun, guys. Mm-hmm. So, marami na siyang naakyatan na bundok. Yes. So, eto, second time ko pa lang na umakyat ng bundok. Tapos, medyo mahirap pa siya. Mm-hmm. Pero sinasabi daw nila na ito daw yung para sa mga baguhan. Mm-hmm. Para pag gusto niyo parang hindi naman. Mount Makulot, medyo mahirap, nakakapagod, pero may enjoy mo, guys, pag nandun ka na sa taas. Yes. Lahat naman ng bundok. Mm-hmm. Guys, pag na ano nyo siya, yung view. Mahirap talaga siyang akyatin. Lahat naman ng bundok na yan, mahirap siya akyatin. Pero pag nandun ka na sa taas, worth it naman, mm-hmm, yung view na makikita mo. So ayan, guys, one day adventure lang yan. Mm-hmm. So, umalis kami ng 4, madaling araw. 5, oh. And then, nakabalik kami parang gabi na rin, mga 8 o'clock. 7, 8, oo. Oh, yun. Masakit talaga yung katawan mo kung hindi ka talaga nag-work. Lomi. Lomi nila. So, after namin umakyat. At that time, sa G2B kami. Oo. After namin umakyat, talagang dinaanan namin yun. Talagang kailangan namin recover sa pagkain, guys. Yes. Sobrang laki. Sobrang laki, mm-hmm, guys, ng bowl nila. Tapos punong-puno siya ng mga sahog. Sahog. Sobrang, hindi ka bibitinin sa sahog, guys. Baka ikaw pa yung masasawa or mabubusog agad. Yun naman yung specialty ng Batangas. Mm-hmm. So, you should try it. So, yun guys. Thumbs up. So, yun guys. Ang last picture namin at recent na travel namin, guys, is yung Taiwan, guys. So, Taiwan, pagdating sa pagkain, masasarap yung pagkain nila. And then, yun, yung shabu-shabu, mm-hmm, yung steak nila, street foods nila, sobrang sarap. So, ano lang ako dun, guys, yung wagyu nila. Parang normal lang dun sa kanila kasi street food, parang, di ba? Yes, oh. Wagyu cubes. Yung milk tea, sobrang pinipilahan talaga siya. So, at that time, siya yung pinapila ko. Kasi sobrang haba. Oo, so. Tsaka siya kasi, siya naman yung nakapila dun sa yung chicken na malaki. Hot star chicken. Yun. Yung tourist spot talaga ng ano nila. Yes. So, maganda. Pagbaba mo ng bahay mo, andun ka na mismo, mm-hmm, sa shopping district nila. Please contact us para mabigay namin sa inyo yung driver na yes, nag-tour sa amin. Sobrang bait din. Sobrang bait. And, the best talaga yung Taiwan sa lahat ng pinuntahan ko. Thailand, Vietnam. Pares ko siya sa ibang lugar na napuntahan ko. Taiwan is like Hong Kong vibe. And it's just that it's cheaper. Mm-mm. Yung mga bilihin and pagkain. Yes. And also, pero kung pagpipiliin ako Hong Kong or Taiwan, I'll go to Taiwan. Kasi, yun nga, yung mga tao. And then,
yung tourist spots, magaganda. May pinuntahan ulit kami dyan na flower farm, rides nila. Oo, oh, yung fun rides. Sobrang ganda. So, cherry blossom season. So, yun yung gusto naming balikan pag nagka-cherry blossom. Nagustuhan ko yung Taiwan kasi guys, yung maraming lugar na pwede mong puntahan. And then, syempre, yung pagkain talaga guys. Una-una, yung noodles. Yun nga, sobrang yung sarap. Sarap. Oh. So, meron pa kami isang travel na hindi namin napuntahan due to pandemic. So, dapat yun yung June, di ba? Yes, June 2020. So, inabutan siya ng pandemic. So, hindi namin siya na-pursue. So, sayang. Yes, maganda naman talaga siya kasi Olympics that time eh. Maganda sana yung timing namin. Mm-hmm. Although hindi namin maabutan yung cherry blossoms. Kasi yung sayang yung travel na yun. So, pero guys, syempre. And also, yung sa Mount Pulag. So, supposedly, pupunta rin sana kami ng Mount Pulag. Hindi natuloy. At marami pa kaming travels na hindi na-include sa video na to. In-include lang talaga namin yung para sa amin, memorable. Yun. So, yun. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. If you have any questions sa mga lugar, hindi na kasi namin maalala yung mga exact places. Sobrang tagal din naman. Yes, oo. Yung last na lang, yung sa Taiwan. Overall, talaga, yung vibe na lang, yung kinukwento na lang namin sa inyo, kung maganda ba siya, overall, in general. Yes. Yun. So, yun. Sa kanya, favorite niya was Taiwan. Ako naman was Thailand. So, ayun guys. Dito na namin i-end ang aming vlog. So, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel. So, sana nag-enjoy kayo. And please don't forget to support us, guys. Peace out! Vlog out! See you guys!